Hi guys, good morning. So today is Saturday. Sobrang lakas ng ulan. Ayan, so ito na, nag-start na si Bagyong Umpong. Actually, kagabi pa eh. So, brownout dito sa amin ngayon. Walang kuryente. And hindi ko alam gagawin ko. So, ang dilim-dilim guys. Ang dilim. Wait lang. So, flashlight. Wait lang. Ayan. So, ito kagabi. Wait lang ah. Bali, namili lang kami kagabi ng asawa ko kasi nga, syempre bagyo, wala tayong food. Kaya sabi ko, bili kami ng pagkain. Wait lang ah, ililipat ko lang itong camera. Hi guys, so ayan, nalobat na yung cellphone ko. So itong gamit ko is itong camera. Buti na lang hindi pa ito lobat. So ayan, nakakapag-vlog tayo. So again, today is Saturday, September 15 na guys. And sobrang ang lakas ng ulan sa ng hangin. Papansin nyo. Ayan. Pero mas pero mas malakas pa rin yung kagabi. Kasi madaling araw. Sobrang lakas talaga. So, wala akong magawa ngayon kasi brownout din dito sa amin. So, may naisip ako. So, kagabi, nag-grocery kami. Ayan. I-haul ko na lang, guys. Kasi wala talaga akong magawa. Pasensya kanya na. Gusto ko lang may magawa. Mag-grocery haul tayo. So, wait lang guys ha. Ayusin ko lang. Hi guys! So, ayan. Since yung cellphone ko is bumigay na lobat na. Tapos brownout pa ngayon. Dahil sa sobrang lakas ng ulan. At lakas ng hangin. Pinatay na ng miral ko yung kanilang supply ng kuryente. So, buti na lang itong camera ko. Hindi pa lobat. Kasi wala talaga akong magawa ngayon. Kasi grabe, nabobored talaga ako. Hindi na makalabas kasi sobrang lakas ang ulan. So, naisipan ko, mag-haul na lang ako nitong mga grocery na binili namin kagabi. So, I think, lalong-lalo na sa panahon ng bagyukan. So, kailangan natin ng mga, alam mo yung mga kailangan natin food kapag tag-ulan. Yung hindi na tayo kailangan lumabas ng bahay, di ba? So, ito yung mga usually na binibili ko talaga kapag yung times na ayoko nang lumabas or gusto ko pag kumain, meron akong makukuha sa bahay. So, usually ito yung mga favorite ko na binibili ko talaga sa grocery. So, ayan guys. So, simula tayo sa bread. So, bumili ako. Ito, this is my favorite bread talaga. Kung mapapansin niyo sa vlog ko, ito talaga yung bread na gusto ko kasi fresh talaga siya at saka ang bango. And malambot siya. Yun. So, yun yung pinaka-favorite ko. So, ayan guys. Gardenia bread. Ayan. Of course, kapag ganitong tag-ulan, kailangan natin ng mga instant noodles. Although, hindi naman advisable na lagi kumain ng instant noodles kasi hindi talaga ito healthy. Pero, usually, ito yung mga binibili ko. So, ito, favorite ko ng asawa ko itong beef. Tapos, ako favorite ko pansit ganun. Kaya lang, alam nyo, sobrang hindi ko na siya masyadong ma-appreciate kasi iba na talaga yung lasa niya. Ayan, so, chicken noodles and also, ito yung favorite niya, ang kanton. Pansit ka, ito yung favorite na pansit kanton na asawa ko. Pero hindi ko sapit. Hindi ko gusto lasa niya. Next guys, ito. This is my favorite na juice drink na iniinom. Itong Minute Maid. Ayan. Yung nasa tetra pack lang siya. Ito yung pinaka-favorite kong iniinom na juice drink. Kasi orange siya. Tapos may mga bits talaga siya ng orange. Kaya, ayun, kaya lang hindi ako masyadong nag-i-intake ngayon ito. Parang in a week, dalawang beses lang kasi nga masyadong mataas yung acids ko sa katawan. Kaya iwas-iwas ako. Pero, pang ano lang naman, minsan-minsan lang naman. Pero, ang pinak-favorite ko talaga is ito. Ayan, guys. Favorite ng asawa kong coffee, itong creamy white. Pinaka-favorite niya talaga yan. So, ayan. Kailangan ng kape para pag umuulan, di ba? Gusto mo magpainip ng sigura, pwede na yan. Kasi hindi ako pwede sa kape, so sa Milo lang ako. So ito yung iniinom ko lagi, guys. Tapos, ang ginagawa ko dito, hindi na ako nag-a-add ng sugar dito. Kung ano yung tamis niya, yun na yun. Hindi na ako nag-a-add. Tapos, favorite namin na tinitimplang juice is ito, let's go with that. Ayan. Favorite ko to, knickknacks. Mga
plain flat tops ever since. Nung bata pa ako, ito na talaga favorite ko. Hanggang ngayon, favorite ko pa rin siya. Ng palaman, Rino. Favorite ko rin yan. So, ito. Yan. Century Tuna Hat and yung Ordinary Hat. Mali. Na tatluhan na siya. Mas makakasave kasi kayo guys. Tip lang guys. Kapag may mga pack-pack na ganito, mas makakasave kayo. Basta check nyo lang mabuti yung expiration date. Kasi importante yun. Kasi meron minsan na nakapack na yung isa, yung dalawa okay pa yung expiration next year pa. Pero merong isang kasama na parang pa-expire na. So, see to it na i-check nyo yung expiration nito. Ayan. So, pare-pareho naman sila ng expiration. 2021 pa yung mga expiration nila. So, yun yung pinaka the best na pasensya na ang ingay kasi nandito ako sa pintuan. Ang dilim kasi guys. So, ayan. So, mas okay na bumili kayo ng ganito kasi mas nakakamura talaga yung mga ganyan. Okay? So, yun lang yung sa pagkain. Wala nang iba. Tapos, let's move on na dito sa mga toiletries. Ayan. So, my favorite tissue ito. Favorite ko talaga ito. Yung Filmora, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Pero ito yung pinaka-favorite ko talaga ng tissue kasi sobrang lambot. Unscented. May konting amoy siya pero hindi siya overpowering na amoy. Tapos ang lambot niya pa. Tapos matibay yung tissue niya. Hindi basta-basta napupulit. So, favorite ko yan. Ito, apat na siya for 32 pesos lang. Diba? Murang-mura lang. Ang aking favorite shampoo, ito. Guys, if you want na mas mabilis na humaba yung hair nyo, ito talaga yung sagot. Promise, super effective talaga nitong shampoo na to. Kapag gusto mo na humaba agad yung hair mo. Ako, ito lang yung ginagamit ko. Sobrang effective niya talaga. So, ayan. And, ito talaga yung combo ko for my hair. Ito talaga. Wala nang iba. Pag gumamit ako ng ibang shampoo, binabalak-ubak ako, or ewan ko, basta kinukuto ako minsan. Ganyan. Ginagawa ko, nagsistick na lang ako dito. So, ayan. Cream Silk na green and Sunset na green. Sila lang talaga yung combo na ginagamit ko for my hair. So, ayan. Drops. Sobrang nakakalinis talaga to, itong Zim. Kung gusto nyo na malinis talaga yung tiles sa CR ninyo or kahit saan, ito, the best to. Talaga malilinis niya talaga. So, ayan. 8 pesos lang to guys. So, yan. Tapos, favorite na sa munang asawa ko, itong Safeguard. Tatluhan na siya kasi mas makakamura. Katulad sinabi ko sa inyo, kapag may mga tri-pack, ganyan, mas bilhin nyo yun kasi mas makakamura talaga kayo. So, ayan guys. And last one I purchased is this Pride powder. So, ito yung ginagamit ko for my washing machine kasi design talaga siya sa washing machine kasi less foam siya. So, ito talaga yung ginagamit ko. And ang kagandahan nito kay Pride, laging may libre. Yan. Pag bumili ka ng malaki, isang buong bar ang libre. So, ito, 49 pesos lang pero may libre na siyang bar, di ba? So, sulit na. Lagi ako bumibili ng mga gano'n, yung may mga libre-libre. Tapos, alam ko naman na okay naman yung product. So, yun yung mga kinukuha ko. Kasi makakasave ka talaga. So, hindi mo na kailangan bumili ng bar, diba? Kasi meron ng difference. So, ayan. So, yun lang guys yung aking, parang emergency grocery haul pag ganitong tag-ulan or ganitong may parating na bagyo. Usually, ito lang talaga yung pinamibili ko. Hindi naman masyadong marami kasi ito lang hindi ako mahilig kumain. Sobrang napaka bihira ko talaga kumain pag sobrang gutom lang talaga. So, ayun. And may i-share pala ako sa inyo kasi lagi ko nakikita ngayon sa Facebook yung Crystal White na product. So, naghanap ako sa Mercury Drug nung sabon. Gusto ko sana yung sabon lang i-try. Kaso wala sila nung sabon. Ang meron lang sila is itong Crystal White na Deo Spray. So, ayan. So, ito, it retails for 139 pesos. And alam niyo, trinay ko to kagahapon at sobrang bango. So, sana maging effective siya. Sana mapumuti yung kilikili ko dito. Kasi, ang dami ko nang tinatry na mga ganito na, I mean, deo spray. Hindi talaga umi-effect sa akin. Hindi pa rin talaga umu-okay yung kilikili ko. So, sana this time, maging effective na siya sa akin. Tapos, bala kong bilhin yung owner ng Crystal White. Toner, sabon, saka yung cream nila. So, gusto kong bilhin yung tatlong yun.
hindi pa lang ako makahanap kung saan ko mabibili. Pero sabi nila available sa Watson and Watson saka sa Mercury Drug. So check ko sa Watson kung merong crystal white na product. Kasi mukhang maganda siya. Kasi maraming na nagre-review nito ngayon sa Facebook. So ayan guys, yun lang naman yung aking haul for today. Actually, vlog naman to. So, sinama ko lang kasi wala nga talaga akong magawa, guys. Kasi wala, totally wala. So, kukunin ko lang ang kasa. So, wala akong masyadong magawa, kaya kinuha ko na. Kaya yun na lang yung naisipan ko na gawin. Mag-grocery haul na lang. Ay, sana magkaroon na ng kuryente. So, yun guys, stay safe na lang muna tayo. And kung wala naman kayong importante pupuntahan, huwag na kayong umalis ng bahay. Diyan na lang kayo. Stay put na lang kayo doon sa inyo. And spend your time with your family na lang. Kasi sobrang lakas ng hangin ngayon. Kaya hindi talaga advisable na lumabas ngayon. Actually, kanina na aksidente yung asawa ko kasi nabangga yung motor niya. Buti na lang, hindi siya... Nung pagpasok na siya doon sa trabaho, nabangga yung motor niya, buti na lang hindi siya napurukan, yung motor lang yung may problema. And dito lang banda sa amin, so nagbaranggayan sila. So ayun, sasagutin naman nung nakabangga yung motor niya kasi sobrang talagang nagkaroon talaga ng defect yung motor niya, halos ayaw umandar. So thank God na rin kasi hindi siya napurukan or walang kahit na anong nangyari sa kanya, yung motor lang talaga. So ayun guys, kaya kung wala naman kayong pupuntahan ibang lugar, I mean, kung wala naman kayong ipupuntahan na importanteng bagay, wala kayong lalakarin, dyan na lang kayo sa bahay ninyo kasi sobrang delikado ngayon. Kasi alam nyo, kahit gaano kayo kaingat, pero yung mga makakasalubong nyo naman sa daan ay sobrang reckless talaga. Wala, talaga mapapahamak pa rin kayo. Kaya, ayun, sobrang nakakalungkot, pero buti na lang din wala nangyaring masyado sa asawa ko. Safe pa rin siya. Yung motor lang talaga. So, ayun. Thank you pa rin kay Lord. So, sana tumigil na yung ulan. Medyo lumiliwanag na rin naman, pero yung ulan kasi hindi tumitigil kasi yung hangin malakas. So, ayun guys. Stay safe. Hindi ako makakapag-ulan talaga na mahabang anong pasensya na. Kasi, ayan, umuulan tapos wala pang kuryente. At wala naman ako masyadong gagawin. Ito lang talaga. Shinare ko lang talaga sa inyo yung mga grocery na or yung mga emergency grocery na binibili namin kapag ganitong tag-ulan. So ayun guys, again, God bless us all. Sana pag mulat ng ating mata bukas ay wala ng ulan. And don't forget to go to church tomorrow because it's Sunday, and be with your family or spend time with your family. So that's it guys. Again, thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye.